kong Pilipinas. Kawawa ka naman, ikaw ang biktimang sumasalo ng kahihiyan ng mga taong ibinoto para maupo sa pwesto na madalas magtalo sa loob pa ng Senado. Kaya hindi naririnig ang mga hinaing, sitwasyon ay nakikita pero parang may piring ang mga mata o sinasadya lang na umiwas sa obligasyong tumulong at pagbibigay ng lunas para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan. Tinipid ang perang donasyon ng mga dayuhan sa telebisyon, paulit-ulit ang paksa. Sobrang yaman daw ni Senator, may mansyon sa ibang bansa. Mas maraming bagay pa ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga tao. Bayan muna ang unahin, mulat na ang Pinoy sa sistema na bulok ng mga nasa tuktok palagi ng tatsulok. Hanggang kailan maghihintay pagkabago sa sistema? Araw-araw gigising may luha sa paglalamayan. Marami nang napatay dahil daw sa nanlaban at mga kababaihan ay walang kalaban-laban. Lulutang na lang sa ilog pagtapos pagtulungan. Nakagapos mga kamay, tatad pa ng saksak sa tiyan, parang patok na kainan, talagang pinagpilahan. Sira na naman sa makalawa ang MRT pila Pinas sa umaga. Pati sa pag-uwi mapapaisip ka na lang habang inaantok sa biyahe kung bakit habang tumatagal lumalala sa kalye. Grabe, mas importante palitrato na unahin kesa dun sa aling nadapa sa kanto. Imahe ng tao'y pwedeng magbago sa isang iglap, minsan nakasalalay sa iba, yan ang masaklap. Sila-silang mga politiko nagsisira ang dinamagampan ng trabahong kanilang sinumpaan. Hanggang kailan maghihintay pagkabago sa sistema? Araw-araw gigising may luha sa sa Pinas na hindi pasisiil, tula at boses ang armas kahit na walang baril. Ilang kinabukasan pa kaya ang darating para sa mga kabataang matino na lang ay katiting? Sinong may kasalanan? Sino nga bang nagkulang sa kalayaang naranasan ay nasarapan? Libre magreklamo sa EDSA, magbilad, sumigaw, magdamag sa kalsada, magbabad. Ang problema ay bayad, 2,000 kada ulo, di na may papatiutol ang tropa na walang ligo. Naging sagaba lang sa daloy ng trapiko, parang mga pera na naglalakad ang nakikita ko. Sobrang dami ng problema dito sa ating bansa, dumadagdag pa talaga ang mga walang hiya. Kung disiplina ay wala, ang Pinas di magbabago kahit sino pang pangulo ang ating iboto. Hanggang kailan maghihintay pagkabago sa sistema? Araw-araw gigising may luha sa aking mga mata. Kalabisan sa aking bansa, lagi ko nang nadarama. Ikaw ako, lahat tayo. Sa aking bansa, lagi